pasa si Tata Yuri?
kasalanan. Ang pagkaparing ipinagkaloob niya sa atin ay hindi tagumpay ng sinumang tao. Sa halip, ito ay ang pagtatagumpay ng biyaya ng Diyos sa kabila ng ating kahinaan. Magpasalamat tayo sapagkat tayo mayroong Diyos na nagmamahal. Magpakumbaba tayo at magsisi sapagkat batid nating hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal na ito. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid sapagkat lubha ako nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya isinasabo ko kay Santa Maria ang laging birhen sa lahat ng mga anghel at mga santo at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. O Panginoon, kasihan ang aming mga puso ng iyong biyaya. Yayamang nakikilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristo na iyong anak sa pagbabalita ng anghel. Kami sana ay makarating sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng hirap niya at pagkamatay sa krus at sa panalangin ng mahal na Birhen. Alang-alang sa anak mo si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapitan Pitaganang, Arsobispo ng Maynila, Jaime Cardinal Elsin, kagalang-galangang katulong na obispo ng Maynila, Gabriel Reyes, mga kapatid sa pagkapari, lalo na ang bagong walong pari ng Maynila, kasama ang kanilang mga nakatatanda sa paglilingkod sa Panginoon. Minamahal na magulang ng ating nagkakantamisa, ang kanyang kamaganakan, at kayo mga giligiliw kong kapatid, isang buwan kulang sa isang taon ang nakalilipas nang sa seminaryo ng San Carlos ay magkaroon din ng isang pagtitipo ng kagalakan na katulad nito. Ang ating minamahal na kardinal noon ay nagbasbas sa isang estatwa. Ang estatwa ng patron ng seminaryo na siyang pinanggalingin na tumubog sa ating nagdiriwang na bagong pari ngayong araw na ito. Ang estatwa ni San Carlos Borromeo na sa taong ito'y nagdiriwang ng kanyang 400 na taong kamamatayan ay nakatatawag pansin sapagkat matapos ang mahabang pag-aaral ng mga pari ng San Carlos at ng mga magulang ng mga seminarista, saka pa lamang
nila na pagkaisahan na ang estatuwang ito'y piliin. Sa inuulit kong nakatatawag pansin na anyo, si San Carlos ay hawak sa kanang kamay ang isang krusipiho na nakadikit sa kanyang dibdib. At sa kanya namang kaliwa ay ang isang aklat. Ang lahat ng sa kanya'y namimintakasi sa seminaryong ito at doon ay naghahanda sa pagpapari. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito tayo'y nagtitipon hindi upang ang isang estatwa ay pasinayaan. Tayo'y naririto sapagkat minsan na naman na pinagpala ng Diyos na magkaroon tayo ng isang hinubog at hinutok sa pandayan ni San Carlos. Isang bago batang pari na hayaan ninyong ngayon ay ating pagnilayan ang kanyang kaunugan sa pamamagitan ng ating pagbabatay ng sarili sa estatwa ni San Carlos na doon sa seminaryo sa Makati ay nangunguna sa gusali na kanyang tinirahan mahigit na 8 taong nitong nakalipas. Magpuri tayo sa Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, nababatid natin ang ating mahal na ina, ang siyang tumulong sa mga salinlahing Pilipino noong mga nakaraang panahon. Magsumamo tayo sa kanyang pamamagitan para sa pangangailangan natin sa kasalukuyan. Darasalin natin, mapagmahal na ina, tulungan mo kami. Ulitin po natin lahat. Mapagmahal na ina, tulungan mo. Upang ang Espiritu Santo ay maghatid ng bagong buhay sa Iglesia sa Pilipinas at patuloy siyang baguhin sa pamamagitan ng liwanag ng mabuting balita, sama-sama tayong manalangin. Mapagmahal na ina, tulungan mo kami. Upang ang lahat ng mga pinuno sa ating bansa ay pagpalain sa kanilang pagsusumikap na maghatid ng kapayapaan, kasaganahan at pagkakaisa sa ating mga mamamayan. Sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin. Pangalay nito, Ikan. Magpagawa ng tao upang maging inumin ang aming kaluluwa. Sapagkat sa iyong kapatihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpagura ng tao upang maging inumin ang aming kaluluwa. Buong kababaang loob at pagsisisi, sinasamo naming tanggapin mo kami, O Panginoon, pati ang haing nakahandog sa iyo ngayon upang maging kalugod-lugod sa iyo, O Panginoong Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo
ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating gagaling at ang buwan niyang Iglesyang Banal. Magsitayo po ang lahat. Isinasamo namin, Panginoon, na ang aming sarili ay maisama sa mga alay na ito at sa pagninilay ng mga misteryo ng iyong bugtong nanak, kami sana ay maging marapat sa pagtatamo ng mga pangako ng manunubos. Alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Tunay ngang marapat at matuwid ang kapat na kagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Sa araw na ito ng mahal na Birhen, ay nagpupuri kami at nagbubunyi sa iyo. Sapagkat ipinaglihin niya ang anak mong bugtong, lalang ng Espiritu Santo, at di nawala ang kanyang pagkabirhen, nang isilang niya ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, ang makapal na mga anghel sa kalangitan ay nagpupuri at sumasamba sa iyong kamahalan. Kaya kasama nila ay pinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kaluwalhatian. Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat dapat purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng anak mo, si Hesukristong Panginoon namin at sa bisa ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay maialay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na basbasan ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mo, si Hesukristong Panginoon namin, na siyang nag-utos upang idaos namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabing ipagkanulusiya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, hinati iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog nang dahil sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, ibinigay iyon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan.
na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, buong pag-ibig nating awitin. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristong aming manunubos. Ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbatian kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Salute po ang lahat. Mga kapatid,
Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pari, ang anak ni Maria na naghahandog ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Papapalad ang tinatawag upang makibahagi sa kanyang walang hanggang buhay. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Minsan salita mo lamang, ikaw. Naway ingatan ako ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Gabriel Reyes, mga minamahal na monsignores, mga kapatid na pari, mga minamahal kong mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid na seminarista, minamahal kong kapatid sa ating Panginoon. Ako po ay mangungumpisal sa inyong lahat. Ang maganda po at maringal na pagdiriwang natin sa hapong ito ay malayong malayo sa aking pinapangarap na buhay bilang pari. Subalit, huwag sana ninyong isipin na ako'y hindi masaya. Masaya ako at hinahamong ko ang lahat dito na pantayan ang aking kasayahan. Masaya ako sapagkat alam ko, alam ninyo na ang lahat ng ating panlabas na paghahanda, ang musiko, ang bulaklak, ang konfeti, ang magandang awit ng mga seminarista ay hindi para sa akin, hindi para sa kardinal, hindi para sa kahit na kaninong bisita, kundi para sa Diyos. At ito ang dahilan kung bakit ako masaya, sapagkat ipinakita ninyo na tayong lahat ay marunong pa ring tumanaw ng utang na loob sa lahat ng pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. Ang araw na ito ay Victory Day. Victory Day hindi ng kahit na sinong tao. Victory Day hindi ng bagong pari. Ang araw na ito ay Victory Day sapagkat ito ang Victory Day ng Diyos. Sapagkat sa harap ng pagiging makasalanan ng tao, sa harap ng aking kahinaan, ay nagtagumpay ang Diyos. Higit na dakila ang biyaya ng Diyos kaysa sa pinakamabigat na kasalanan ng tao. Ako po ay mahina, ako po ay makasalanan, subalit hinirang ako ng Diyos upang maging kanya, upang maging sa inyo. Noong ako po ay isang batang maliit pa lamang, tinuruan ako ng aking teacher sa good manners and right conduct ng isang tula. Sabi ho ng tula, hearts like doors will open with ease, with very, very little keys, but don't forget that two of these are thank you, sir, and if you please. Gusto ko pong sundin yung itinuro sa akin ng aking teacher. Gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, thank you, sir. At gusto ko pong sabihin sa ating Panginoon, thank you, Lord. Maraming salamat sa kanyang kabunyian, Jaime Cardinal Sin, sa ating kagalang-galang na Obispo Gabriel Reyes,
sa kaparian ng Maynila, lalo na ang mga pari sa seminaryo at ang aking parish priest, si Monsignor Dalmacio Eusebio Jr. Maraming salamat sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid na nagsikap na tustusan ang aking pag-aaral sa loob ng 8 taon. Salamat sa inyong magandang halimbawa ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Ako ay pari, ako ay natutong maglingkod dahil sa inyong halimbawa. Salamat sa inyong lahat na tumulong sa pagdiriwang na ito, sa mga bisita, sa mga seminarista, sa aking mga kamag-anak, sa aking mga pinagkakautangan ng loob. Umasa kayo na kayo'y magkakaroon ng bahagi sa bawat panalangin at sakripisyo na aking iaalay sa Diyos. Salamat sa lahat ng mga taong hindi nakarating sa misang ito. Ang mga mongha ng Carmel, ang aking mga kamag-anak at tagapagtaguyod na nauna na sa kabilang buhay, lalo na si Monsignor Simeon Hinete. Nagpapalimos po ako ng inyong panalangin. Ako po sana ay maging isang mabuting pari hanggang sa wakas ng aking buhay. Inaasahan ko po ang walang sawang panalangin ni Maria, Reina at Ina ng lahat ng pari. Maraming salamat po sa inyong lahat.